Assalamualaikum. Mga tagso kao. Ang apo ko si Umar, hindi ko nasama sa nang sangkula. Yung sangkula na pulis dito, kamuka niya. Kamukang-kamuka talaga. Akala ko nagmana sa amin nung nakita ko yung pulis na nagkapag-asawa ng isang pulis na security ko, nakita ko yung muka. Parehong-pareho sa huluhano to. Mga gwapo. Ang problema may nalulungkot po ako sa inyo. Kaya ako maski na habang pumunta dito para wala bang namatay? Wala. Okay na. Kikita pa natin yan. Ito ipangako ko sa inyo sa loob lang ng 1 month siguro. Kulang ang truck. Magpadala ako dito ng mga 3 o 4 na truck ngayong buwan na to. Tapos sabi ni General Anyo na magbili tayo ng plano na pwede Can we purchase it together with the yung binibili natin ng Yes sir. Ito plano lang pero subukan ko sa lahat ng makakaya ko. Magbili ako ng kasi dikit-dikit kayo eh. Tsaka mahirap postal. Ganoon rin sa Davao. So, dito kasi malayo kayo. Malayo kayo sa gobyerno talaga. Totoo lang. So, magbili ako ng isang helicopter na magbuhos na tubig. Yung parang fire truck siya tayo. Huwag muna kayong masyadong yung palakpak lang na baka hindi magkatotoo, magagalit kayo sa akin. Pero yan ang plano ni General Anyo. Alam nyo, kapatid ko kayo. Ang mga sangkula nandito, so, naawa ako, na worried ako sa inyo. Kaya lang, wala naman tayong magawa. Huwag na natin sisihin, wala marin tayong masisi. Sino ba mang gustong magsirain yung pamumuhay mo? Pero buong kailangan ito. Si Senador Go. Ito yung may pera kasi in-check eh. Kailan ito maibigay eh? 10,000 pesos. Yeah. Kailan ito? 998 pala yung na-validate. Kaya 3,000 pesos. Pag 3,000 wala, dito yung validate. Pero dito yung pera. Yung pagkot. Pagkot na, yung process na pagkot. 5 days. 3 days. Mag-overtime sila. Ito. Mag-overtime sila para Monday ihatid. Yung akin rin. Ihatid ko sa inyo Monday. Lunes, 15,000 per family. Tapos, mag-overtime sila para Monday ihatid. Yung akin rin. Ihatid ko sa inyo Monday, Lunes, 15,000 per family. Tapos, tignan mo. Kawawa ito ang mga kulubay. Mahirap talaga. Yung ano? Yung building material siguro. Na magnamit yung yero. Yero ang ginagamit ninyong atip. Subukan ko magpadala dito.
pati kahoy. May kahoy pa kayo dito? Pwede pa tayong magputol ng kahoy dyan sa bukid? Pwede para pambahay lang. Hindi pang negosyo, ha? Hindi pang laging yan. Iwan ninyo yan sa mga anak ninyo yung kahoy na titira. So, magpadala ko ng mga yero dito. Alam ko man ang ilang ang nasunugan. Bigyan mo lang ako ng July. The whole month of July. Makompleto ko yan. Magpadala ako. Patapos na pala ang July. Hindi ko nga alam anong pitsa itong yawa na ito. Ano, makompleto ko yan first week of August. Nandiyan na lahat yan. Ako mismo ang magsama sa bukid magputol ng kahoy. Ang abusayak. Huwag din niyo akong kidnapin. Ayaw mga abusayak, huwag ninyo kang ikidnap yung sarili ninyong presidente. Hanap kayo doon sa ano? Bahala na kung sino dyan sa... Huwag ako. Yung mga apo ko, puro may isa akong linya. Kasi ang nanay ni Omar is Maranao, gaya ko. Lola ko. Tatay niya si Sangkula. Maranao, tausog yung mga apo ko. Pag yan ang nagpasyal, sabihin mo sa Abu Sayyaf na huwag tayong magkidnapan. Tatayo tayo lang. Maghanap kayo. Ako, presidente, magpunsa ako dito. Huwag ninyo akong gawin. Makuha ninyo, patayan ninyo ako. Ano? Hindi, wala. Panibagong, ngayon, kung magka-presidente ng Kumindugong Moro, maghanap kayo. Mahirap po ninyan. Ako nga, lula ko lang. Pero at least, may attachment ako sa Moro. Ano, so magpasyal-pasyal ako dito, sabihin mo sa Abu Sayyaf, wag ang ating mayor. Ngayon, presidente, yung iba lang. O sige, sinong Abu Sayyaf dito? Tinawagin mo ang kuno. So sige, dalian ko ito. I am sorry na nangyari ito sa inyo. Ngayon, ako mismo lumipad dito, nabalitaan ko kasi turbado ang isip ko, malaki. Basta August 15, kayo na ang bahala sa kahoy. Padala ko yero, pako, refrigerator, wifi, TV. Ilan ang nasunugan mo? Ngayon, 3,131 families. Abotin kaya ng 20 million? 5,000. Malakas ba ang television reception dito? Hindi. Ito yung gymnasium ninyo, pinakamalaki? Sige, magbigyan ko kayong yung pinakamalaking television dito. Para yung, ano na lang, yung disc. Alam na ni Mayor yan. Ako ang magbili ng malaking, tapos magdala kayo ng silya ninyo dito. Yung mga ano na lang. Bigyan ko kayo yung mga pelikula na lahat ng
lahat ng kalaban ng buro patay. Wag yung Pilipino. Alam mo kasi ganito, tagay ng tatay ko pumunta dito, nabi kasi nila na maganda ang buhay sa Mindanao. Hindi kasalanan ng tatay ko na naniwala siya noon na maluwang pa ang Mindanao. Totoo nga, maluwang ang Mindanao. Maganda ang tawi-tawi. Kaya noong ngayon, panahon, humigpit na ang mundo natin. Kasi marami ng tao. Kaya teritoryal, yung teritoryo-teritoryo na inaayos ko. Hindi ba kami nag-usap sa Tauso Group kay Nor o kahit kanino ang kailangan kausapin ko, yung BBL tapos na. Bigyan lang natin ng panahon. Huwag tayo mag-gira. Kasi kung mag-gira, wala namang problema, mamatay tayo. Mamatay man tayo lahat. Ang problema, ang mahirapan, ang mga bata, matanda, pati mga babae. Mag-iwan lang tayo ng maraming orphans. Maglaki ng walang tatay, hirap ang nanay, papano ba nga. Huwag nating pasukan yan. Hindi panahon natin yan. Hindi yung away na pwede tayong makipagsapalaran ng ubusan. Mag-usap na lang. Ako yung Abu Sayyaf, mag-usap na lang tayo. Ano bang gawin natin? Magpatayan tayong lahat? Ako yung, pwede niya akong patayan? Anong makukuha ninyo? O kung mamatay itong mga sundalo ko bukas, marami namang magpapasok. Walang katapusan. Noon pa to eh. Ngayon may presidente kayo na may dugong moro. Bigyan ninyo ako konting panahon. Ngayon kung gusto lang talaga ninyo tapusin ang mundo ng ating lugar, liguin mo ng dugo ng Mindanao pati hulo. Mag-usap lang tayo. Kaya ako handa akong makipag-usap, handa akong buksan niyang barter trade uli. Kaya marami nakatulong yan sa mga Tausog, pati yung mga Yakan dito. Kayo ang pinaka. Maghanap ako ng paraan para kailangan ko lang kayong kausapin. Kailangan ko lang kayong kausapin ng matuntama tapos kung ano ang gusto ninyo. Ngayon, gusto ninyo mga... Well, I said anything that kaya kong ibigay. Pera man ang lahat ito. Pera ng buong Pilipinas. Pera ng kapawa ninyo, Kristiyanos. Eh, malay tayo. Huwag makamaksimagsadong mainit kasi magkapatid talaga tayo. Hindi na kasalanan ng mga Katoliko na pumunta yung Espanyol doon sa Bisaya. Eh wala silang magawa eh. Binaba yung kanyon, binababa yung gunpowder. For the first time, nakikita sila ng... Kaya ako sinasabi ko sa inyo, proud dapat ang Tausog. Kasi ang unang pumatay na foreigner na pumunta dito, ang pumatay kay Magellan, sila Lapu-Lapu. Ngayon, sila Lapu-Lapu, Tausog yun. Kita mo yung headgear niya? Kita mo yung sa mga pinding, Tausog yan eh. Yung tawag niya, suot-suot ni... Kaya nga, nilibre ta. Sinubukan niyang lumaban eh. Talagang marami, may kanyon doon. May baril na pumuputok sa malayo, matatamaan ka. Wala ba ng mga kapatid natin yan noon? So, huwag mong sisihin na nandito sila nga. Kaya puro magkamuka tayo lahat eh. Hindi naman tayo Arabo. Huwag tayong sumunod sa kanila. Ang kapatid natin talagang nandugo Indonesia pati Malaysia, Brunei.
Yan ang mga kapatid natin. Diyan tayo lahat. Mga Malay tayo. Mukha-mukha. Ito, classmate ko man ito sa high school. Sabi ng piloto, hindi na daw ako magkatagal kasi pag wala ng araw, hindi na makalipad. Kung piliting ko, pagdating doon sa kanto, bagsak, wala na kayong presidente. Bahala kayo. So yan ang tulong ko, maghanap ako ng barko, fireboat, yung manggaling sa pati dito. Bigyan ko, maghanap ako ng bagong malalaking apat na August, apat na malalaking truck, tapos yung isang Sabado, Friday, itong DSWD Pagcor Philippine Charity Sweepstake, pati ako, bihin mo bang mag-overtime bukas? Hindi. Bihin mo sila mag-overtime para Monday. Para this Monday noon, magdating yung ang pagkain nandito na. Hindi. Bihin mo sila mag-overtime para Monday. Para this Monday noon, magdating yung ang pagkain nandito na. Wala kayong problema sa pagkain. Ako na ang bahala. Huwag na kayo magluto, baski 10 taon. Libre na. Pasyal lang kayo dyan. Ganagay na lang magtrabaho, okay. May 10 years. Libre yung pagkain. Kaya magtamad-tamara na itong mga tausog. So, ganun ang pangako ko. Hindi ako makatagal. Daan pa ako doon sa bigyan ko rin sila ng konting mga pagkain. Pero ang ibibigay ko, may extra ka. Yung medalya? Saan ba? Bigyan mo. Yung medalya ng Lapu-Lapu. Totoo, ito ang binibigay ko sa mga sundalo ko. Nasa pedal na. Yung mga Abu Sayyaf na gusto ng medalya ng Lapu-Lapu, sabihin mo pagbalik ko kasi ako ang maglagay rin sa kanila. Para tabla, pero walang away ha. Toto, ang medalya ang ibibigay ko ngayon, the Order of Lapu-Lapu. Kasi nainis ako noong presidente ako, pumunta ako ng Cebu, mas mataas pa ang monumento ni Magellan na Espanyol. Sabi ko, kaya ang kabi ko, sa National Commission, ano ang prize ni Lapu-Lapu? Ibig mong sabihin, yung unang malmalay dito na hero, pinatay yung kalaban. So wala. Anong ginawa ninyo kay Lapu-Lapu? Ginawa namin isda. Skabitsing Lapu-Lapu. Piniritong Lapu-Lapu. Kaya ano? Pag matapang ka na Pilipino, ito ang ibigay ko sa iyo. Sundalo na Moro, ito ang ibigay ko, Order of Lapu-Lapu. Pag nagkaintindihan tayo, kayo mga Abu Sayyaf, bigyan ko kayo ng malaking Lapu-Lapu rin. Parang kalaki na isang platito. Para lang mag-ariglo tayo. Okay? Okay, mga Abu Sayyaf? Ano sabihin mo sa kanila? Hindi man ako magpunta ako doon. Baka i-hostage pa ako. Kung ibigay ninyo yung word of honor ninyo na hindi niyo ako kidnapin, hindi niyo ako targetin, hindi, papasok ako doon, mag-ipag-usap. Sabihin mo lang na huwag yung ating presidente, atin yan eh. Maghanap tayo ng ibang presidente na
eh, okay, mag-uwi na ako kasi may puntahan pa ako. Ma'am. So, ito yung ano, marami ng muro na sundalo na. Kita mo? Kita yung turba niya. Tausog lang gumagawa nito. Eh, ang Maranao, hindi man. May Maranao, pag ako doon, ano, pagpunta ko sa ibang lugar, sana mga muro dito. Kasi nakakampanya ako. Siyempre, ang una kong kampanyahan, muro. Siyempre, para, oh, si Rode, ha? Kapatid ninyo. May pagtangin, pagtatanungin ko yan sila, sino yan sila? Pero, hindi man ano, magiging nakawit. Tignan lang natin, paglapit namin. Hey everyone, welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube, which means that I'm allowed to use certain anime and other promotional materials under the Fair Use Clause of the Copyright HT Law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anime and other promotional materials are held by their respective owners. So, when you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today. And I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more content like this.